economic growth natin for 2024, at least 6 to 6.5%. Ibig sabihin yun, mas mabilis yung production, yung kumakain yung output sa ekonomiya natin. Kasi nagre-reflect din yun, yung kita, mas mabilis yung growth, no? Yung mga benta, mga sales. 5.9% ang inilago sa ekonomiya ng Pilipinas sa third quarter ng 2023 sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa pagtaya ng Chief Economist ng RCBC na si Mr. Michael Ricafort, magtutuloy-tuloy pa ito ngayong taon. Posible itong pumalo sa 6 hanggang 6.5%. Ang economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., 6.5 to 7.5% naman ang growth assumptions para sa 2024. Ayon kay Ricafort, kabilang sa drivers ng economic performance ng bansa ang malaking working age population. Gayun din ang remittances ng overseas Filipino workers at ang lumalawig pang business process outsourcing o BPO industry sa Pilipinas. Majority ng mga Pilipino may hanap buhay na kasi 12 largest population ng Pilipinas ang mundo, more than 110. So imagine mo, more than 50 million Filipinos pwede na magtrabaho. Mas marami may hanap buhay. Gayunman, may mga bagay na posible ding maging dahilan upang hindi maabot ng bansa ang target na paglago ng ekonomiya. Gaya ng geopolitical tensions at mga kalamidad, ito ay lalo't nagpapatuloy pa rin ang gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, gayon din ng Israel at Hamas militant group. Umiiral din ang El Nino na maaaring magpababa sa agricultural production at magpataas sa presyo ng mga bilihin. Maapektuhan talaga dyan. Pagka may politics of oil, maapektuhan na naman yung presyo ng mga bilihin. Pero ngayon, tinatrabaho nila, pati yung mga central banks, tinatrabaho nila ng gusto para so far, so good, sana naman hindi na kumalat yan, yung gera na yan. So, for the coming year, bukod sa, kasi panahon din naman itong El Nino . So, ang tanong dyan, mild ba yan o magiging year? Samantala, makikinabang naman ang Pilipinas sa pagbango ng global at Asian economies mula sa pandemya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.